Wala nang buhay na matagpuan ang pating na ito sa baybayin ng barangay Lubot sa Dipakulaw, Aurora. Babae ang pating at may haba itong 17 talampakan. Kinumpirma ng Marine Wildlife Watch of the Philippines, isang great white shark ang nasawing pating. Ina-identify lang namin yung species based on yung size niya, yung coloration, at saka yung ngipin. Kasi ito yung mga ginagamit pag-identify kung anong species ng pating. Kasi may mga 200 uri tayo ng pating sa Pilipinas. Hindi sumilalim sa necropsy ang pating kaya hindi pa natutukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Pero posible umanong namatay ito sa sakit o hindi kay napulupunan ng lambat at saka inanod. Itinurn over na raw ang labi ng pating sa Department of Agriculture para mailibing. Kilalang mailap ang mga great white shark. Hindi tulad ng karamihan sa mga pating, warm-blooded ang mga ito. Ibig sabihin, kaya nilang painitin ang kanilang body temperature kung kinakailangan. Dahilan para mas mabilis silang makalangoy sa mga malalamig na bahagi ng dagat. Itinuturing na largest predatory fish sa buong mundo ang great white sharks. Matatagpuan sila sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pilipinas, nasa 4 na beses pa lang ito namamataan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha na ng litrato ang nasabing uri ng pating. Yun nga lang, patay na ito. Masaya kami na may documentation nga ng great white shark dito sa Pilipinas. Pero malungkot kami na patay na ito na document. Kabilang ang great white shark sa listahan ng 21 uri ng pating at pagi na protektado ng batas. Pero sana raw, mapangalagaan na rin ang iba pang uri ng pating at pagi. Meron pa tayong 200 uri ng pating at pagi na hindi walang ganung klaseng protection sa Pilipinas. So gusto namin ma-promote din yung conservation ng shark and ray resources dito sa ating bansa. Jay Sabale, GMA News.